Ayan, magandang araw sa lahat. Sa video ngayon, guys, I'll be sharing yung team na ginagamit ko, no, ngayong epic era ng season 3 ng Axie Infinity Origins. At syempre, guys, alam nyo na yan, triple nutcracker tayo, okay? Pero before this, no, bago yung team natin, silipin muna natin, guys, yung mga nanaig na triple nutcracker sa ating leaderboard. At ito, guys, kaka-refresh ko lang kanina pero ulitin na natin, no. And ito nga, guys, makapansin nyo yung top performing na natin, itong nasa rank 266 si Deathless, no. Ang ginagamit is yung naka glorious main na beast. So sa mga kaibigan natin dyan na kinuha yung beast na naka glorious main, you may want to get the idea, no, from Deathless, and hopefully ma-reach niya yung rank na na-reach niya. Ito nga, guys, rank 266 siya, no. So effective yung paggamit niya ng glorious main. Siya yung top performing user siguro ng glorious main. I don't know, kasi baka yung ibang glorious main hindi nutcracker yung skills, no. Pero nutcracker wise si Deathless yung top, no. And then yung sumunod sa kanya is itong naka lens of truth, no. Pero hindi siya kagaya ng ginagamit natin, no, kasi naka ano siya, Kestrel, no. And magkano ba yung presyo niyan? Ayan, $75, no. Syempre wala na tayong budget sa ganyan, guys, no. Mahal yung ganyan. And then yung sumunod diyan, ito, guys. Yung beast na ginagamit is naka Way of Beast lang naman. Okay? And then ito, Dominant Predator, and then here we have another na merong Glorious Mane, and then sa rank 1471, no, si Gwapo nga si yun nandyan, Lens of Truth ang ginagamit. Now before, ano siya, beast, no, naka Dominant Predator, pero binigay na kasi natin yon, yung beast na yon, sa kaibigan natin na nahack, no. So I hope makarecover na agad siya sa mga nawalang assets, no. Anyway, I decided na ito na lang gamitin, tapos binenta ko na, guys, yung dalawang Dominant Predator na nakraft ko. Okay, okay naman na. Nabenta naman na. And yeah, nabenta rin kasi yung midline ko, yung merong arco. So sabay silang nabenta. Naiwan na lang to, guys, itong plant natin na I think okay pa rin naman. Medyo mataas yung presyo, no. So sa mga interesado, bilhin to, guys. Okay lang naman. Offeran nyo lang, no. Meron na kasing offers ngayon. Baka merong interesado sa plant natin na ginagamit, or maybe yung sa midline natin, I don't know. Okay, lower than market place value, pwede yan, guys, no. Kasi ako, pwede, kaya ko mag-settle sa mga ordinaryong Axie lang. To tell you honestly, kahit ordinary lang gamitin ko, okay lang naman, walang problema. Okay, so sa mga interesado lang bilhin, offeran nyo lang, guys, yung medyo fair price naman. Alright, so punta na tayo, guys, sa team na ginagamit ko. At ito nga, guys, sa Tiger 4 tayo, no. Ang magagarantee ko lang dito sa team na to is, if you make something na parang ganito, madali siyang gawing tiger. Okay? So wala siyang sugar coating, talagang madali sa kanya maka-tiger, no? Yung iba kasi ang dami ng team na ginamit, no? Nakailang palit na ng team. Tapos eventually bibili sila ng mamahaling team, and then ano yung rank nila, Tiger 4 din, no? O kaya malapit sa rank na to, no, Tiger 3. I don't know, no. So ito naman, hindi naman siya sobrang budget, no, pero ang maganda dito is consistently ko siyang ginagamit, no, nung rare era pa, moving forward sa epic era. So wala talagang shift na nangyari unless giveaway ko, or yun nga, pinamigay natin. Alright, so ano bang unang banggitin natin dito, guys? Siguro yung backline muna. So yung backline natin, magkano ba yung presyoan ng ganito? Pwede ba ma-check? Yung ka $10 itong beast na to na mech, no. Okay, so nilagyan natin ng Lens of Truth pangontra sa mga sustain, no. So dito masasabi natin agad na maganda siyang pang-counter sa mga sustain combos. So, yun yung isa sa mga gusto ko kalaban, kasi hindi gumagana yung mga ganap ng shield nila. And eventually, no, maglalagay siya ng dalawang shield. So mga 150 shield, pero pag naghagis ako ng Nutcracker, nasa 160 na agad, no. So napakasakit. 'Di ba? Lalo na pag naka-vulnerable pa. Okay. So for the charms, no, binudbura natin ng puro 8 ng HP tuloy, ng damage, okay? Yung ano lang naman, guys, yung rare lang naman to. So, ayan, binili natin yung ilan dyan ng $1 each.
Tapos sa isang part ng nutcracker, nilagyan natin ang energy drink S na nagpapataas ng damage ng 20%. And of course, kung may mga hawak ka nutcracker, yung naka-energy drink S yung gusto mong gamitin na huli para mataas yung base stat, no? Kasi napansin ko yung iba, pag may hawak na triple nutcracker, ang una nilang binabato yung naka-energy drink S, which is wrong, di ba, mathematically. And then, dahil nakakraft tayo guys ng beast, ano ba to? Energy drink S pala to guys, ano? Now, sa ice naman natin, yung little piece, nilagyan ko ng beast energy drink S na ang ginagawa guys is, nilalagyan tayo ng dalawang pirasong ridge, no? So, yeah. So, ridge generation at pag ang kalaban ko sustain o kaya poison, kung kasama niya tong axi na to, yung may confident, no? Blood moon time, magre-rage na to. At doon ako mananalo usually. Okay? So usually nananalo ako sa sustain at poison, then sa sustain mostly na naka-rage. Okay? Especially kung wala silang ano, wala silang ginagamit na scaly spoon, yung pantanggal ng buff, no? So magre-rage, aabot ng rage to, guys. So yun yung isa sa mga parang secret weapon, no? Or parang alternative plan ng team na to. Kaya pag kalaban ko mga shield type, hindi naman ako ganun kinakabahan kasi mamaya magre-rage naman ako. So, if I have the right cards, talaga mabuburst ko yung kalaban. Okay? So, yan yung yung backline natin. Now, sa midline, syempre parang assisting rule lang to. May pure power siya, no? Para lumakas yung damage ng backline natin. And, dito guys, I decided to use Kestrel. Mapansin nyo may Kestrel dito. Kasi, may mga time, no? Na nahuhuli ko yung kalaban na AOE. Na isa mga hirap ako kalaban, pero hindi naman ako usually natatalo talaga. Like, siguro ang win rate ko sa AOE mga 30-40%, mga ganun. And I think merong bearing, no, na meron tayong Kestrel dito. Kasi hindi lang naman siya effective against mga AOE, pati na rin sa mga sustain, no, na marami ng buff na naipon. Kasi nga, pag puno yung hand mo, which is always the case pag sustain yung kalaban, kasi nire-retain ko lang yung mga bagay para mabilis yung nutcracker, makakapag-dispel ako ng maraming buff, no? So, which is very nice, di ba? Yung mga cocoon, yung mga leaf, no? Mariremove ko yung mga yon, no? I mean, karamihan sa kanila kung sobrang dami na talaga. So, itong Kestrel, guys, naka-scotch tape. So, yung scotch tape, kinuha ko lang naman yun sa choice box, no? Kasi napansin natin, yun yung pinakamahal sa lahat. So, I went for that. And then, yung cotton tail, syempre, lalagyan naman natin, guys, yun ng white sage. And then, the rest, no? May vitality, tapos dun sa little piece natin, charm of power. Okay? And then, meron dito guys yung sponge, no? Pang-retain lang naman talaga yan. Pampanipis, no? Okay? Kasi, yung naka-ronin na ganyan, I think, mahal. Unless may gusto mag-donate sa akin, di ba? Tanggapin natin yan. Pero, okay na rin naman to. Okay na rin naman. Pampanipis, di ba? Okay? So, yung eyes, little piece, mouth, confident, no? So, itong confident, dinuduplicate ko using innocent lang pag poison yung kalaban. Hindi talaga makapag-ipon yung poison sa akin pag ganyan kasi mayroon pa akong bidance dito guys eh. Sa ears naman, yun nga, innocent lamb. Syempre, by default, ang kukopyahin mo using innocent lamb is yung cotton tail, no? Pero, ang ginagawa ko pag poison kalaban, confident, no? So, tansyahin nyo rin guys, no? Based from experience, ano ba magandang duplicate, no? Pero, by default, kung hindi ka sure, siguro cotton tail na lang. Okay? Again, ito, Kestrel. And then, itong sponge, no? Pang-retain lang natin yan. And white sage. Ay, white sage. Cotton tail, no? Naka-white sage. So, yan yung midline. And then, yung front axe natin na naka-leaf cloak, no? So, maganda tong leaf cloak. It will be giving leaf, no? So, in a way, nagkakaroon ako ng chance sa mga AOE because of the leaves na napoproduce nung leaf cloak. Eh, at the same time, meron din kasi Sakura dito. So, yung Sakura, usually, nilalagay ko sa backline, no? Para siya yung buhay. At, syempre, siya naman yung may highest damage. Now, for the parts, no? Yung eyes, Poppy. So, retain lang yan. Mouth is zigzag. Okay? Yeah. Parang a way to counter sustain. Tapos, nilagyan ko rin ng pan-dispel, no? Para bumaba yung mga buffs nila dun. And then, sa ears naman, yun nga, Sakura. Tapos, horn, cactus, no? In a way, medyo panlaban sa mga ng backdoor, no? Para medyo madelay yung pag-damage or parang bigyan ng breathing space yung ating backline. And then, yung back natin, bidens, na yun nga, pang poison.
Pero pag Bidens lang kasi, minsan sobrang bilis talaga ng poison ng kalaban or swerte sa yung kalaban. So hindi to sapat. Pero pag sinamahan mo pa ng confident, talagang sobrang ano, sobrang panalo talaga, guys. So mataas ang win rate ng team na to sa poison. Yun, sobrang taas, guys. And then yung tail, carrot syempre, guys, kasi meron tayong innocent lamb cotton tail. So pampabilis na ito ng ating combo. Okay, so yun lang naman, guys, for the team. I will not be showing any replays na, guys, no, pero battle lags na lang tayo. So ito nga, guys, hirap tayo sa mga AoE comps, no, especially yung may Robin, guys. Okay, unless yung Robin nila is ginagamit nila pangharang sa harap. Okay, pero pag nilagay nila yung Robin sa gitna or sa likod, usually sa gitna na ito, like itong dalawa, guys, sa gitna nila nilagay yung Robin, mahirap talaga, guys. Mahirap. Kasi wala tayong pan-damage sa ano eh, sa side na yon. Wala tayong AoE, guys. Mapansin niyo, wala tayong AoE. So yun yung medyo, yeah, pahirap, no? Syempre, kasama pa sa pahirap, guys, is yung wing horn, no, na for me madaya. Okay? So ano lang, stating facts lang, no, para at least hindi ka na masyadong magugulat pag nakalaban mo yung ganitong team. Hirap talaga tayo, guys, sa mga AoE. Pero hindi tayo sure lose, no? Yan yung tatandaan nyo, hindi tayo sure lose. And then next, yung mga ganito, guys, paunahan lang pag mga ganito, pero hindi naman kasi high-end yung gamit ng kalaban natin, no? Mapansin nyo, may nerdy dito. Poison, guys, sure win tayo dyan. I mean, kung hindi sure win, mga 80 to 90% win rate. Based from experience, guys, ito yung gusto kong kalaban, no? And sa top 100 may mga poison. So kung swerte ako, guys, lahat ng kalaban ko poison, makakaangat ako, guys, no? Next, ito, guys, AoE. Mapansin nyo nga, di ba? So depende yan, eh. Ito wala kasing summon, eh. Wala siyang Robin, guys, eh. Kaya nakakapalag ako. And then sustain, kaya naman, guys, yung sustain, no? Huwag kayo masyadong ano dito. The reason why I lost here is because yung summon, guys, yun yung problema. Kaya ko yung sustain na puro shield lang. Pero pag may mga summon sila, like mga shiitake, halo, guys, ang hirap, no? Kasi syempre, yung mga tira ko napupunta dun sa mga shiitake, imbis na dun sa mga Axie. Kung sa Axie yan, masakit kasi 150 damage ito, tapos mapupunta lang sa shiitake, di ba? So, yun yung, ano, yun, dun tayo hirap, no? Pag may summon. Pero pag walang summon, which is marami namang ganun, wala silang summon, kaya naman. So, ito, guys, another poison na naman. Ito, guys, pag may backdoor, guys, yung kalaban at namatay ito, tapos medyo mataas pa yung HP ng kalaban, surrender na ako. Ganun nangyari. Pero hindi tayo sure lose dito, guys, ha. Mamaya, tinan nyo. Meron ako replay. Ito pala, guys. Diba? Backdoor siya, guys, diba? Mapansin nyo, puro backdoor. Dapat talo ka dyan na sa'yo. Pero hindi, guys, no? I mean, napatay niya to, pero doesn't mean natalo na ako. Kasi nung namatay siguro to, napatay ko na yung front tsaka yung midline, kalahati na siguro. So pinalag ko na, guys. Nanalo naman ako. Okay, ito another AoE, talo tayo. Ayun, kasi may mga summon kasi, guys. Then poison, panalo tayo dyan. And then ito another sustain, talo tayo dito. Hindi ko na ito kasi may ano. Ito na naunahan tayo, guys. Pero parang kaya to, naunahan lang ako, eh. Itong may ano, sturdy something. Ito Jinx, I'm not sure kung mataas ang ito, hindi ko matansya yung win rate natin kasi bihira ko siya makalaban pa. Poison again. Ito, guys, another backdoor, no? So, depende rin talaga yan, eh. Ito, sustain, kaya natin yan. Sustain, kaya natin yan. So, AoE, yun nga, guys. Parang hindi siya sure lag. Ito, backdoor. Ito, okay. So, yun lang naman, guys, no? Just to give you an idea sa team na to. And I hope, kahit paano, no, na-educate ulit yung mga Nutcracker lovers natin dyan. Pero I'm not saying na gayahin yung team, no? Siyempre, meron tayong mga ano dito. Other team comments din na okay din naman, mataas yung rank nila, no, na pwede nyo gamitin as basis. Alright, so yun lang, guys, for this video. Pero bago ko mag-end, dahil hindi naman ako makapag live na kasi, bubunuti ko na dito sa video na to yung winner ng aking giveaway sa Twitter. Sinadya ko sa dulo, guys, para parang live siya, kasi kung ginawa ko sa una, pwede nyo sabihin i-record ko ulit, diba, para ang manalo yung gusto ko manalo. Pero very random talaga to, guys. Syempre, hindi na, alam nyo naman, hindi ako nag-edit ng video and ayoko nang ulitin yung mga binanggit ko kanina, ang dami ko na sinabi. Okay, dito ko na bubunutin. Ito na, guys, yung mga may entry, no?
So, yung pangatlo guys ang kukunin natin as always. Yung pangatlo. So, yun. Ito yung una. Okay. Next. Hindi yun yung panalo guys ha, yung pangatlo. Okay. Uy, sayang, PJ Ski. And then last one. Ito na yung panalo guys. Alright, si RJ Edwards, no? So, ipipm ko na ito mamaya, no? Kasi maubos na yung... I mean, baka tumagal na yung video natin. So, ipipm ko na lang ito si RJ Edwards. And that's it, guys, no? Good luck sa mga nagpupush pa ngayong Epic Era. And kung pwedeng hindi na masyado gumastos, guys. Okay? Wag na gumastos. Pero kung gagastos kayo, guys, I would appreciate kung gagamitin niyo yung ating Lunasian codes, codes tuloy. Code, no, yung G Haseyo. Okay. So, yun na guys. Thank you for watching at see you sa ating next video. Bye.